mga tablet computer at smartphone, naging in-demand na rin ang mga application o apps. Pero kung dati, mga gawang banyaga lang ang sikat, ngayon meron ang applications o apps na tatak Pinoy. Si Leigh Alvis on assignment. Matapos ang trabaho at meeting sa opisina, pwede na raw mag-unwind si Louie in an instant. Makinig ng musika, manood ng pelikula, maglaro, mag-drawing, at kumanta. Kahit iba na ang minamahal mo. Gamit lang ang paborito niyang apps o applications sa kanyang tablet computer. Ang gaganda ng mga applications right now na talagang para kang may dalang computer. Minsan nga mas maganda pa kasi yung apps are so user-friendly. Naging in-demand daw ang applications o program tasks ng mauso ang tablet computers at smartphones. Isa tayo sa mga capital ng cellphones. Okay, and then after ng mga cellphones, nag-advance yung technology, nagkaroon tayo ng smartphone na mas may mataas na capacity. Kaya natin mag-install ng mas magagandang games. Sa Pilipinas, games ang puntirya ng ilang software developers tulad ng grupo ni Edison Celda. At walang dudang tatak Pinoy ang kanilang mga likha. We estimate around 10 million na OFWs na kababayan natin around the world. So why not come up with Pinoy games na tiyak na magugustuhan nila. Tong Itz, Pusoy Dos, pati na patintero. So instead ng mga tao, we animated fruits na sila yung i-control ng human player to simulate yung game ng patintero. Sinabayan ng katutubong musika. At dinisenyuhan ng mga sikat na tanawin sa Pilipinas. Pagdating sa applications at software development, hindi nga raw pahuhuli ang mga Pilipino. Takbuhan nga raw ang Pilipinas maging sa apps outsourcing. Preferred na tayo no, kaysa sa India. Dahil sa cost and quality na din ng mga software na din na-develop natin, mas nagiging competitive yung mga Filipino programmers natin. Ang game development firm na ito sa Makati, pinapasigla ng kanilang 90% ng kliyente overseas. Ang Heart for Life tutorial app nilang ito halimbawa na nagtuturo ng tamang pagsagip sa taong inatake sa puso, kinomission pa sa kanila ng Singapore Heart Foundation. For emergency situations, people can this day they're instructed when they're instructed on what to do when there's an emergency relating to heart attacks. Isang application naman na gawang Pinoy kung saan pwedeng pagsabayin ng video chat at note-taking ang napiling finalist sa Google Apps Developer Challenge ngayong taon. Sobrang tuwa kasi hindi namin na-expect talaga dahil nga parang isang gabi namin ginawa tapos wow, nakapasok yung app natin. Yung competition, sinusubukan niyang alamin kung gano'ng kagaling yung mga developers na mag-integrate sa technologies. Leigh Alvis, GMA News.